Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas! Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobe ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Hey, PNP, galit ako. You face reality. Huwag kayong basta-basta mag-sasabak sa gera because stupido. Yung tapang-tapangan na blues na yan, kalokohan yan, magtapang-tapangan kayo pagka nakita ninyong handa tayo. Hindi pa nga handa ang Pilipino, iba nga ayaw ng gere. Yung presidente ninyo ay talagang bangag. So, bangag! Oh, talagang bangag ka. Oh. Eh, kahit ilabas yung video, now, ilabas ngayon, bangag ka. Kay BP Sara, you speak up already. Huwag mo nang hintayin yung June 30, you speak up already. Kung ano'y nasa puso mo, kung ang Pilipino ay nasa puso mo, Madam Vice President BP Sara Inday, magsalita ka na. Patuloy ang galit at takot na idinudulot sa takbo ng mga desisyon at mga pahayag ni BBM. Dahil konting-kunti na lang ay tila mapapasabak na talaga ang mga Pilipino sa laban. Ayon nga kay Captain Dado, ay nakakagalit na rin pati ang AFP dahil alam naman nila na hindi sila handa para lumaban. At walang maidudulot na maganda ang ginagawa ni BBM na tapang-tapangan. At dahil tapos na rin ang month ng March, ay wala pa rin pulburong test si BBM. Kaya kumpirmado, bangag na talaga ito. At ang panawagan kay BP Inday Sara ay magsalita ka na dahil naghihintay sa iyo ang mga nangangamba at mga naghihirap na mga Pilipino. Yung presidente ninyo ay talagang bangag. Eh, talagang March 31 ngayon. Wala na. Time run out. Wala na. So, bangag! Oh, talagang bangag ka. Oh. Eh, kahit ilabas yung video, now! Ilabas ngayon, bangag ka. Okay, so, yun yung ano ko. We have the president na who doesn't care. No, he doesn't care. We have a president na when he was a candidate running for president, he gave us all the sweet words and promises just to beat the other presidential candidates. And most of us were swayed into voting him. Of course, we considered the actions of BP Sara who teamed up with him sa unit team and vouched for him. But she was also deceived because itong si BBM, in sweet words, ginagamit lang pala ang pamilyang Duterte, ang kasikatan ni Sara, at para hindi siya tumakbo against BBM kasi wala siyang laban. So, naging BP si BP Sara. So right now, sa mga nangyayari ngayon, ang advice ko kay BP Sara, you speak up already. Huwag mo nang hintayin yung June 30, you speak up already. Kung ano'y nasa puso mo, kung ang Pilipino ay nasa puso mo, Madam Vice President BP Sara Inday, magsalita ka na. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Kasi kami, sinasabi namin, lahat ng nagko-comment dito sa akin, lahat na nagko-comment dito, sinasabi nila yung nararamdaman nila. Yun yung feel nila. So, starting now, Happy Easter sa lahat. Happy Easter, BP. Happy Easter sa lahat ng vlogger. Happy Easter, AFP at PNP. Happy Easter sa lahat ng kalabang ko. Sa lahat ng busit na busit sa akin. Happy Easter sa inyo. Ang sa akin, let's draw the line. Okay? Let's draw the line. Today, starting today, is my speak up day. And every day, I will speak up and say what I want to say. Regardless kung ano yung sasabihin ninyo, wala akong pakialam. Ang sa akin, ngayon, simulan ko, BP Sara, magsalita ka na. You're the Vice President. You're the next in line. Sabihin mo kung okay si BBM, sabihin mo. Sabihin mo kung buhayin yung unit team, sabihin mo. Sabihin mo kung gago yung si BBM. At sabihin mo. Because people are dying to hear, wanting to hear a leader.
Pinagdadasalan nila na si BBM pansinin ng Pilipino, hindi pinansin. O ano ngayon, nanganapin ng tao, leader. Kaya ang daming mga nagsasalita na kapaligid sa'yo na iba attempting maging leader. Yung ba, ayaw maging leader, pero nagsasalita rin. Ang kailangan ng taong bayan ay yung leader. But next in line, yung BP should be the leader. Kaya BP Sara, magsalita ka na. Huwag niyo isipin yung June 30, huwag niyo na isipin yung 10 years, huwag niyo na isipin yun. Problema ng taong bayan yun. You stand up, you speak up, sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Straight from your mind, straight from your heart. BP, Sara, kasi ang nangyayari ngayon, naghihintayan lahat. No, naghihintayan lahat. Sa ano ko, yung ang stand ko ngayon, Armed Forces tsaka PNP, Game of the Generals, Flag, People of the Philippines. You stand up and speak out na kung ano yung gusto nyong sabihin. Sabihin nyo para maintindihan ang lahat ng tao. Para maintindihan ang lahat ng buong Pilipinas, buong mundo. Ano yung gusto nyo? Gusto nyo ng gera? Sabihin nyo, gusto nyo ng gera. Gusto nyo na si BBM. Tama yung ginagawa ni BBM. Kumampi sa Amerika. Amerika, tama yan. Tama yung may US bases dyan. Protektado tayo. Sabihin nyo. You speak out kung ano yung gusto ninyo. Kung kayo ay gano'n ang paniniwala. At kung hindi gano'n ang paniniwala ninyo, sabihin ninyo, mali yung ginawa mo, BBM. Kami, ayaw namin ng gera. And I am saying that, ayaw ko ng gera. Ayaw ko ng gera. Ina mo, ayaw ko ng gera. Isasabak mo ang Pilipinas sa gera. Handa ba tayo? Hindi naman tayo handa. AFP, handa ba tayo? Hindi nga organized yung ating mga reservists. Wala nga equipment. Yung procurement nyo nga, kulang pa yung pera. Nagdasal pa kayong ganyan, pingi pera, pang real talk, Armed Forces, tsaka PNP, hindi tayo handa para sa isang gera. Takot na tayong rumisponde doon sa West Philippines na yan, hindi nga ilang maneuvering ang ginawa ng China, panig-diplomatic protest tayo, biglang tatapang kayo? For what? You face reality. AFP and PNP, galit ako. You face reality. Huwag kayong basta-basta sasabak sa gera because stupido. Yung tapang-tapangan na blues na yan, kalokohan yan. Magtapang-tapangan kayo pagka nakita ninyong handa tayo. Hindi pa nga handa ang Pilipino, iba nga ayaw ng gera. Ako, nalaban ako kung gusto ko. Nalaban ako pagka kinakailangan. Pero ngayon, nakikita ko, kagaguhan yung ano na yan. We declare neutrality. Yun ang mahalaga sa akin. Yan ang para sa akin. Ngayon, kung gusto nyo ng gera, sige! Sulong kayo sa gera. Sumulong kayo. Yung araw na kagitingan. Pakita ninyo lahat mula ngayon hanggang araw na kagitingan na kayo'y seryoso na gusto nyo ilabas yung pagka magigiting ninyong Pilipino. Hindi yung ang daming nagsasalita na kakantingin pa yung mga pro-China kayo, mga putaragis kayo. Ay nako, pagka ko nagkaroon ng pagkakataon, tutugisin ko kayo mga angyayabang ninyo magsalita na sisiraan nyo pa yung mga ibang tao na mga pro-China kasi kayo. Pro-Pilipino kami. Ako, pro-Pilipino kami. Nakikita ko, ha? Nakaamoy na ako ng bala. Nakasabak na ako. Even yung mga generals, yung mga yan, yung mga ayaw nila na yung meron silang mga apo tapos bigla tayong mga evacuate. Saan kayo pupunta? Ang gagaling ninyo tapos nun pupunta kayo Mindanao. Sa mga Tagaluzon pupunta sa Mindanao para lang makatakas kayo sa onslaught ng ng gera. Ang gagaling ninyo magsalita, akala ninyo ganun kadali ang gera. Akala nyo ba yung armed forces natin mabubuhay yan? First wave, timbog yan. 180,000. You better think about it, ha? Galing-galing magsalita sa gera. Baka nakaamoy na ba ng pulbura yan si BBM? Isasabak tayo sa gera? Tignan ninyo yung nangyari sa Ukraine at saka yung sa Israel. Binibitawan na ng Amerika. Tapos ngayon, ang flavor of the day, tayo. You know, if you look at the situation, USA, I have nothing against USA, but as a strong nation, it doesn't want na maunahan siya ng isa pang nation. Kalaban niya sa economy, kalaban niya sa military. That's why, dadating yung araw, magpatayan sila. But kung titignan ninyo yung history ng US, lagi siya nagtatribe sa proxy war.
magpapadala siya ng ilang tropa and all that, na hindi nga may 1 million na Amerikano ma-involve out of 350 million. Pero that mutual defense treaty, may involve ang 117 million Filipinos. We will be fighting side by side or in front of Americans. We've got your back. Imagine yung salita na yon, we've got your back. Parang right there sinasabi, e, ikaw ang marap ha, nasa likod lang kami. Supply lang kami ng armas ha, hanggat kailangan. O ginawa nila sa Ukraine, tinrain nila yung Ukraine, 450,000. Timbog yung 450,000. Armed forces natin, 180,000. 450,000 tinrain nila sa Ukraine. Ay, yari na lahat. Ano natira doon? Kung meron mang buhay doon, mga putol ang paa, putol yung kamay, bulag. At ang nasaan yung population nila? Evacuate. Na scattered all over Europe. Ay, nako. Patuloy lang nating ipapakita ang mga komento mula sa mga suporta na gagalit at mga dismayadong mga letters. Yes, kailangan na tayong makiisa nang dahil sa kawawa na ang pera ng Pilipinas. Nilulustay lang nila sa kanilang pamilya, lalo na yang si Tambaluslos. Kailangan pakialam na kayong mga militar at kami mga sibilyan. Support lang kami, sir. We salute you, sir, at sa mga kasamahan mo. Lahat ng ingay, punahin ang katiwalian ng gobyerno, Nalisa Smugs at Tambaluslos. Okay, go na tayo. Nagmamahal sa mahal nating bansang Pilipinas, the land of our birds and the home of our kababayan. Ang labas ng video, sigurado utot na lang sisinghuti ng mga trolls at tigil na ang monthly allowance nila. Kaya samantalahin nyo na pag-atake sa mga Duterte habang may panahon pa kayo. Pag nakalabas na pulburon video, sabay ang pagsampa ng impeachment at mag-ingay ang taong bayan na buhay mga kadidiin. Kaya tayo maasahan ang magarang future sa pulburonic government natin ngayon. Ang masama kung uubusin o naubos na ang pera ng bayan, ayun ang taong bayan, dapat bumaba na sila habang meron pang natira sa pera ng kaban. Na BBM yan, lalong marami naghihirap ngayon. Sa kapapangako at kasasalita niya, bawat ngawa niya, katumbas ng paghihirap ng mamamayan. Lalong tumas ngayon ang presyo ng mga bilihin, halos hindi na makagulapay sa pagbabudget ng kunting kita. We support you, sir. When we fight our freedom, just tell us and we're coming. Salamat, sir, at sa lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa ating bayan. My President, hindi Sara Duterte. May OFW, sir, saludo sa initiative mo. At sana tuloy-tuloy na pagpupunah natin laban sa mga abusado, arugante, hambog, kawatan na politiko na nagpahirap sa taong bayan. Maraming salamat po, Kapitan General Dado, sa pagmamahal at malasakit mo sa ating bansa. Ingatan po kayo at pagpalain ng ating dakilang lumikha. Mabuhay, Captain Dado. Salamat sa inyong paliwanag. Buong pamilya ko ay naghihintay ng iyong manifesto. Kung mangyari man, nilipad kami sa Manila upang mapakita ng support sa iyo. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.